Magandang buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Ako si Allen Double Alpha Alcedo ng Balitang Roma Online at Kabagaka. Mayroon po tayong special report. Special ang nasabing report sapagkat special naman ang balita na ipaparating ko sa inyo. 3 days before the Distinguished Gentleman's Ride 2022, isang worldwide motorcycle ride event, nagsagawa na ng final meeting ang Moto Classic Philippines Aklan Chapter sa pagpamuno ni Brad Joseph. Kasama si Brad Days, ang host admin ng DGR Aklan. Dumalo ang mga Moto Classic riders ng Aklan. At dumalo din ang aking kaibigan kasama ko sa Aklan Benelli Community, si Brad Vic. Sa meeting na isinagawa sa Atietian Avenue along Jaime Cardinal Elsin, Barangay Andagao, Calibo, Aklan. Araw ng Linggo, 22 Mayo 2022. Maaga pang nagdatingan ang mga riders sa Atietian Avenue. Bago nagsimula ang once a year Distinguished Gentleman's Ride 2022, the world's largest and most stylish charitable motorcycle ride event, with the goal to raise awareness and $6 million for prostate cancer research and men's health, ay nagbigay muna ng importanteng instruksyon ang host admin na si Brad Days, at sinundan ng panalangin ng inyong abang lingkod. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Good and gracious God, we come to you today and desire your presence. Be in our midst as we are gathered today to take part in the Distinguished Gentleman's Ride 2022, the world's largest and most stylish charitable motorcycle ride event, with the goal to raise awareness and $6 million for prostate cancer research and men's health. Almighty and ever-living God, as we hit the road and roll our motorbikes this morning, we ask you to be with us. Go before us, Lord, and clear the roads that we will be using. Please give us a good weather. Remove every obstacle that may block us from reaching our destination safely. Cover us under your wings so that we can find refuge as we ride our motorcycles. Heavenly Father, we know that without you we can do nothing. You are our defender and our deliverer. May our eyes become sharp like the eyes of an eagle, so that we may see anything that could cause an accident for us on the road. Lord, we thank you for sending your angels to be with us. And please, Lord, bring us back to our families and loved ones in one piece, as we humbly pray to you, dear Almighty and ever-living God. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. And may the blessings of our Almighty God, the Father, and the Son, God, the Holy Spirit, be with us and remain with us always, now and forever. Amen. Ang rota ng DGR 2022 ay mula sa Barangay Dagaw, dito sa Bayan ng Kalibo. Dumiretso sa Disposorio Bagma Senior Street, dumiretso sa M. La Serna to C. La Serna, porsyon ng Archbishop Reyes, left turn sa Martelino Street, left turn din sa Dr. Gonzalez, dumaan sa Kalibo Shopping Center, right turn sa Oyutoro, left turn sa Mayroas Avenue, diretso sa Clan Bridge, diretso sa Numancia, Makato, pagkatapos stop over sa Bayan ng Tangalan. Dumiretso sa Ibahay, via Campo Verde, hanggang dumating kami sa town proper ng Ibahay. At doon ay nagpahinga muna ng konti, pagkatapos bumalik na kami sa Kalibo. Pero dumaan muna kami sa Havili Beach. Diretso kami sa Julius Nerol Place para sa aming mas. Ngayon, pakinggan natin ang aming kwentuhan ni Brad Days, ang host admin ng DGR Aklan, kasama si Brad Joseph, ang presidente ng Aklan Motoclassic Philippines. Kung ano itong Distinguished Gentleman's Ride 2022 worldwide. At iba pang mga detalye, mga impormasyon na siguro gustong malaman ng ating mga motorcycle enthusiast dito sa ating lalawigan. So, Jasmine, kung ano itong ating group ride ngayong araw ng dito? Yes, so the event is called the Distinguished Gentleman's Ride. So nagsimula siya sa Disney Australia 10 years ago. So isang dekada na rin siya na ginaganap worldwide. And nakapag-race na ito ng this year, nakapag-race na ng more than $30 million worldwide, no? So, ang main objective ng event na to is para tumulong sa research ng mental health sa mga kalalakihan. Kasi worldwide, ang mga lalaki ay isa sa kung ratio ang pagbabasehan, no? Ang mga lalaki ay mas mataas ang ratio pagdating sa mental health disease. Mga suicide victims, karamihan mga lalaki. So, dito nag-focus yung grupo together with November. Ito yung main sponsor na organization kasama sa The Distinguished Gentleman's Ride. So, dito tayo sa Aklan. Yes, sir. Meron ako nagpasing kanina, no? Mga bagong mukha. Ako nga, first time ko rin sumali. Salamat sa pag-invite. You're welcome. At mga enjoy tayo. Pari mo bang maipaliwanag sa amin kung paano natin na-gather, no? Naipon itong mga riders, mga kapatid natin, na mga riders ng mga classic motorcycles. So yun nga, no, nabanggit mo, sir, classic motor cycle riders.
yun yung isa sa niche, kung tawagin, ng DGR. So kailangan classic motorcycle yung dala natin. Nalikom natin yung mga riders throughout Aklan kasi meron throughout Panay province, no? Kasi meron tayong mga riders from Rojas, Capiz, meron from Antique, and mostly from Aklan, no? Meron ding mga nag-register na kasama natin from Iloilo. Unfortunately, hindi sila naka-attend. However, yun nga, kasama pa rin sila sa official ride and we extended their support para sa event na ito ngayon. So, ayun. Ang ginawa naman natin, main user, with me as the ride host, together with the Moto Classic Philippines Aklan chapter, yung mga officers namin dyan, madami na po silang mga kakilala na mga classic motorcycle riders. So, word by mouth lang din, and then through social media, we invited them, and yung iba, mga kaibigan ng kaibigan. So, ganun po yung naging main na ano namin, way namin para makagather ng mga classic motorcycle riders. So, open ito, hanggang sa totoo, para sa lahat ito, open. Basta mayroon siyang classic motorbike, yes. Magpa-register lang sa DGR at makipag-coordinate sa inyo. Yes, sir. Yun ang number one na ano, no, requirement is kailangan registered siya para na rin sa safety and security ng rider kasi minsan may natin maiwasan na may mga unfortunate events. So, mas okay na registered yung rider to make it official. Sa DGR? Sa DGR. Sa mismong website ng gentlemansride.com, dun po sila nag-register. And then, actually, po pwede pa rin mag-register. Po pwede pa rin mag-donate, no? Until June 5, if I'm not mistaken, sir. June 5. Ito ba once a year or twice a year? Yes, it's once a year na ginaganap siya. Every May? Every year, every May. Ang May pa ata is Motorcycles Month, Riders Month. Oh, really? Oh, nice. That's news for me, sir. So, okay. So ayun, so ginaganap siya talaga every May, month of May, every year. Oh. So, it has been going on for a decade now. So, 10 years na siya. Ganun po kalaki yung riding community na ng DGR. So, it's worldwide. Dito sa Pilipinas, madami tayong mga host rides tulad ng Manila, which has around 1,800 riders na registered. Yun yung biggest natin dito sa Pilipinas. And then we have Davao, Cagayan de Oro. We also have Negros sa Bacolod. Yan po yung mga malalaki, madami silang mga riders. Umaabot sila ng 100, 200 riders. So, this is the first official ride ng Kalipo. Hopefully, next year, dadami at mas madaming kasali, mas madaming mag-register, and mas madaming mag-donate. Basta, exclusive lang sa mga classic motorcycle. Yes, sir. Exclusive siya for the classic motorcycle riders. The why? Why? Because according to the organizers, main organizers ng DGR, it's the way para hindi maging masyadong crowded yung daan. Well, kung tutusin, crowded na din yung ibang country dahil talagang daming sumasali. Yeah. Pero it's a way na din nila to control the number of riders so hindi siya po pwedeng for everyone. So exclusive siya. Ayun. Simultaneous itong ginagawa all the parts of the country and other countries, di ba? Itong 22nd of May. Yes, sir. There are some countries po na ginawa nila yung ride nila on the 23rd. Okay. Meron pong kinoconsider po yan ng organizer minsan kapag ka bad weather, ganyan. So, minor ano lang. Pero, yes, sir. Ginaganap siya worldwide simultaneously on every May 22nd. Nagpapasalamat tayo
sa ating Panginoon at binigyan tayo ng magandang yes, panahon. Yes, sir. Sobrang nagpapasalamat po tayo kay Lord. Tayo. Hindi na masusundan talaga itong year na 2022. This is the first and last for the year 2022. Yes, sir. For DGRI. Masusunod na naman DGRI. Sa 2023 yes, for the DGRI. Yes, you know? Sir. Well, okay. Ano naman ang tinatawag na partisipasyon ng rider? Ano ang kanyang contribution? Yeah, aside from the donation, no, na the monetary donation na binibigay ng mga riders, siguro it's the camaraderie ng brotherhood natin to raise the awareness para sa mental health during and kahit hindi during the ride. We can word by mouth lang sa mga kaibigan, sa mga kakilala, lalo na kapag may mga kilala tayong mga pinagdadaanan na mental health issues. So, I think the awareness is really big. Big opportunity siya and big chance para sa atin na mabigyan tayo ng boses kasi men's health minsan nagiging nakakaligtan natin kung ano na. So yun yung isang nag-move sa organizer to create this kind of event dahil meron siyang mga experiences na first hand and at the same time makakakilala niya. So lumaki lang siya din talaga ng lumaki. Special ang ride na ito at unique. Yes, sir. Mayroong mga nakapansin at nagtatanong, but ang suot nyo ay masyadong formal, ano? Dapper suit. Yes, sir. Masyadong formal at naka-motorbikes kayo, naka-big bikes kayo. Bakit ganon? Yes. We wanted to let the people and the community see that classic motorcycle riders can also be neat and sophisticated at the same time. So, aside from minsan kasi nagkakaroon ng discrepancy or masamang tingin yung mga ibang tao, riders, kapag ka naka-classic motorcycle, usually yes, it's a gang. So, it's a one way then to promote the neat and sophistication ng isang rider. At the same time, yung DGR, kaya tayo naka-dapper suit, dapper ano, kasi yung awareness na nire-raise natin, it's worldwide known siya. So parang mas maganda siyang tignan sa mga mata ng tao, yung out of the normal na usually nakakita natin sa isang motorcycle rider. Ang dating niya talagang masasabing kagalang-galang. Yes, kagalang-galang. Sa gentleman. Kung magkaganon, once a year lang itong GGR ride. How about kung may gustong tuloy-tuloy ang ride dito sa atin? Twice a month? Apo. Siguro sir, sa pagkakataon na to, nabigyan tayo ng chance na magkakakilala iba-ibang grupo. Siguro magkakaroon tayo ng unity. And then I think this opportunity will give us more chance na magkaroon ng mga rides together, hindi lamang sa grupo namin na Moto Classic Philippines, kundi sa mga ibang grupo tulad ng grupo ng mga Benelli Motobi riders. So, and syempre sa ibang mga riders din. Siguro yun yung magiging ano natin, start ng ano natin. Wow, paki-describe ngayon yung mga motorcycles. Oh yeah. So mostly na nakikita ko dito sa mga machines natin from Italy brand, no, yung Keyway, Benelli. We have Motobi, a cruiser bike. And then we also have Kawasaki classics like W175 Eliminator. Ayun. And then some custom bikes. May mga kasama tayo dyan na mga
customized talaga, fully customized yung mga motorcycles nila. Tsaka hindi lang gentleman, gentle ladies din. Yeah. Kasama natin. Of course. Yung mga beautiful gentle ladies. Mga kasama natin gentle folks yan. The official back rides ng ating mga brothers. Ito ba pwedeng maipalabas sa social media itong event natin? Yes, sir. Actually, sir, yung ating video cutter naman, napakagaling. Oh, actually, sir, yung video natin na ano, magsasubmit tayo ng compilation natin, we will submit it to the organizer, the main organizer, para i-compile po nila yan. Kasi ginagawa po nila, pagkatapos ng ride, kino-compile nila lahat ng mga ride around the world to make a one single file ng video file. So, although aside from that, magkakaroon pa rin po tayo ng sarili nating ano, sarili nating video with the courtesy of Prince Green. Yeah, documentary. Yes, boss. Siya na po ang bahala sa ano na yan, and then we will post it in social media na lang po. Pwede for public consumption, ano? Pwede, sir. Pwede. Okay. Diyan lang muna at marami pang rides tayo, Dave, no? Yes, sir. Ano yung masasabi natin sa mga darating pa nating mga kapatid, no? Brothers and sisters na nais na sumali sa grupo. Yes. Balang araw. Sa mga hindi nakasali ngayon at mga gustong sumali, siguro ang masasabi ko lang, every effort counts. The effort na pagsali, kahit hindi mag-donate, it's okay, but we highly encourage na mag-donate. Yun po yung gusto natin na makamit talaga. Para iba pa rin kasi yung feeling na nakatulong tayo at the same time sa ating community. Lastly, pwede bang magbigay ka ng kaunting background about yourself? Okay, sir. So, my name is David Justin Maranya. I'm originally from Lawag City, Ilocos Norte. So, Ilocano po ako. I'm an FBI. I'm a full-blooded Ilocano. Congratulations, sir. Thank you, sir. 3 years pa lang akong nakatira dito sa Aklan, sir. So, ba't nandito ka sa Aklan? Yeah. Kaya sa Aklan akong pag-asawa. Wala pa. Wala. Naghahanap pa lang. Natin. Ayan. Work-related. And nagustuhan ko yung lugar talaga, sir. So, my family are all in UK na. They're all based in UK. Ako lang yung natira. My sisters, my mother. Lahat sila doon ang buhay. So, medyo black force tayo ng kami. Hindi naman na. Pakanay, pero ayan, yun yung the sad story behind it. Na, ano, nagustuhan ko lang yung ano, hindi ako sumama sa UK. Although dapat sa Bowser din, nandun naas na din ako. Pero mas pinili kong mag-transfer dito. Hindi ko naman mag-garantiya sa iyo na maraming makakapanood dito. Pero kakasakali lang na may makapanood at interesadong sumali sa grupo, ay saan kayo makokontak, no? Ano yung gagawin nila para makakommunicate sa inyo? Yung sa Moto Classic Philippines, kasi we have a different culture. We do not invite. We do not invite. So, it's up to you how you enjoy. You wanna join voluntarily? Yes. Kung paano sila mag-reach out. Ang masasabi ko lang, we are Moto Classic Philippines. Sino pala ang head ng Moto Classic? Yes. Ang Moto Classic Philippines is headed now by Mr. Joseph. Joseph? Yes. Wait nga, isang dali, Joseph. Yeah. Ito yung natin. Siya ang president na presidente ng Moto Classic, no? Philippines, Aklan Chapter. Joseph, magbigay ka na ka ng konting statement lang, no? What's your special experience of today's DGR ride? Ito po yung pinakauna talaga yun. Hindi ko po in-expect na ganito pa tayo karami. Masaya po. Medyo pagod. Physical at mindset. Kasi lahat dito po, ayos, kanya-kanya. Kaga, marami rin po naitapong oras. Yun lang po, enjoy po talaga. So, we are looking forward na ito nang simula, no?
Okay. Sana po. Marabihang right. Sana po. Okay. So, salamat Joseph. Salamat sa iyo, Dave. Ha? Ako rin, nagpapasalamat sa inyo. At ako'y nagpakapagsimula na naman ng aking simpleng programa. Ang kabaga, double out.